Hello guys, welcome to the episode 5 of the Pinoy Forge in Fire. We have asked our players and participants to create their own version of the bushcraft knife. Bushcraft knife is used by a mountain man. It has a very slim difference from a camp knife and a hunting knife. So, here we go guys, the output of our participants. Hi guys, my name is Jeff Juarez, aka Blade Manilino. First, salamat pala kay Sir B-Boy for inviting me to join Pinoy Forge in Fire Episode 5, Bushcraft Challenge. I'm honored to work with my fellow bladesmith. Again, thank you so much. About my entry, I call this Blade Labumba Uno. Actually, pinangalanan ko siya ng Labumba Uno kasi yung screen name natin is Labumba sa 3D, di ba? So, nilagyan ko siya ng Uno kasi first natin ko eh. So, ito yung entry, na first entry natin sa Pinoy Fortune Fire. So, that's why pinangalanan natin ng Labumba Uno. Ito siya. Ito yung entry natin. Okay, so ang blade length ng knife natin is 4.5 yung haba, tapos yung handle ay 5 inch. So, tapos yung lapad niya nasa 2 inches siguro. Tapos, medyo makapal siya. Yan. Okay. So, nilagyan ko siya ng L1 because Labumba Uno, di ba? So, first eh. Tapos, yung ating logo, yung initial. Yan. Tapos, linagyan din natin ng lanyard. Okay? So, may bead siya na hardware. Okay? Tapos, ito yung sheet niya is also kydex din. So, ginawan ko siya ng holder for a fire starter. Siyempre, a bushcraft for ang purpose kasi ng bushcraft is pangbukid, di ba? So nilagyan natin ng fire starter. Also with belt clip. Okay? So yung scale is G10, combination sa red and black. Tapos nilagyan natin ng liner. Yung liner natin is red and black din na kydex. So ito siya. Syempre with screw yan. Naka-screw na siya. Naka-tighten yung screw. Ayan. Okay. Anyway, maraming salamat sa pag-invite sa akin sa Pinoy Fortune Fire. Good luck sa ating lahat. Sana madali natin to. Happy po ako kasi first ko to na naka-join sa palaro nito. Maraming salamat sa inyo at saka God bless sa ating lahat. Thank you. Ito naman po ay output ni Rick Cilindro.
representative pa rin ng Iloilo sa Visayas region. So traditional blades yung mga gawa niya. Hanapin po natin siya sa Facebook. Ito naman po ay output ni Sir Bjorn. Valerian Custom Gears yung mga gawa niya. So makikita naman po natin, yan yung sarili niyang design. At output niya yan sa ating palaro. Ito naman ang output ng ating magaling na panday sa Davao, Von Jubel or Von Saban Bladesmith. So, madaling i-follow po yan sa Facebook.